sinusulong sa Kamara ang panukalang baguhin ng pag-asa ang sistema sa pagpapalabas ng advisory sa heat index o yung init na nararamdaman ng ating katawan. Nais ng ilang mga mambabatas na magkaroon ng hiwalay na babala tulad ng signal sa bagyo. Yan ang ulat ni Mela Las Moras. Nakakahilong init ang sumasalubong sa mag-inang Lorena at Ian tuwing lumalabas sila ng bahay ngayon. Mas mainam nga daw sana kung online classes muna ang mga estudyante. Sa ngayon kasi, tila pakiramdaman kung magkakansela ba ng face-to-face classes o hindi dahil wala pang malinaw na sistema ukol dito. Kasi sobrang init po ng panahon, kailangan po magdekla kung higit po sa 40 degrees ang temperatura, automatically na po walang pasok. Kagaya po sa amin kasi naglalakad pa po kami, sobrang init po. Kaya kailangan, nakaprepare po talaga na halimbawa may pasok, po, nakagayak na kami ng maaga po. Sa Kamara, isang bagong mekanismo ang isinusulong ni Valenzuela City 2nd District Representative Eric Martinez para masolusyonan ang hinaing ng mga tulad ni Lorena at Ian. Kung sa bagyo, may public storm warning signal, sa heat index dapat ganito rin. Sakaling maaprobahan, ang pag-asa rin ang mga ngasiwa rito at silang maglalabas ng rekomendasyon na siyang magiging gabay ng mga eskwelahan at kumpanya kung dapat bang magkansela ng pasok o trabaho. Halimbawa lang, kung ako lang, heat index number 1, everyone is advised to stay indoors within 11 a.m. up to 4 p.m. Halimbawa lang yan, ha? Heat index number 2, sobrang init, no outside activities for everyone. Heat index number 3, sobra ng init, FAGASA recommends that the cancellation of all classes and offices, and so on and so forth because of this. At saka yung kada lugar, alam nila yan, mas maganda kung science-based. Ayon pa kay Martinez, may tuturing ng life-threatening o banta sa buhay ng mga tao ang matinding init ngayon, kaya't nais nang mapaigting pa ang mga hakbang para rito. Tugo naman ng pag-asa. Ang worry po namin with that is very limited po, may limitations ang ating data. For example, sa pag-asa, not all the municipalities or even not all the provinces is covered by, or at least we'd have at least one pag-asa station. So ang worry namin is, of course, yung accurate information for a particular location couldn't be provided by pag-asa in that case. So kailangan po pa rin po, of course, ng assistance ng pag-asa. Pagtitiyak naman ng kongresista sa darating na budget season, personal niyang itutulak ang paglalaan ng mas mataas na pondo para sa pag-asa. Ang ating mga kababayan naman, sang-ayon kaya sa mungkahi ni Martinez? Pabor naman ako doon. Kawawa na yung estudyante. Binibigyan ng homework na lang sila. Kawawa talaga sa init. Kami nga, kagang napapalaban kami kasi sa labas lang kami na magtrabaho . Hindi sa loob buti pa yung mga hindi aircon . Ako ma'am, sa ganun, pabor talaga ako sa ganun nga, kasi kita mo naman ang panahon ngayon, no? Grabe kainit talaga, sobra. Sa pagbabalik sesyon ng Kongreso sa April 29, inaasahang kabilang sa mga lubos na matatalakay ay itong mga epekto ng El Nino. Mela Las Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.